Hello mga katalent, this is Sir Nonito Ayongaw for my YouTube channel, Sir Nonito Talent is Life. At ngayon, matututo na naman tayo ng iba't ibang kaalaman tungkol sa pagigitara. Handa na ba kayo? Kunin nyo na ang gitara nyo at sabayan nyo na ako. And we will start right now. When you say nothing at all, male version. G, D, C, D, balik sa G. So, paano ang plucking pattern natin dito? So, first is you will pluck the G, the bass note niya. Tapos, 3, then 1, then 2. Then, ulit natin, G. Bass 3, 1, 2, D, bass 3, 1, 1, pag sa D, magkakaiba tayo sa D, again, G, bass 3, 1, 2, bass 3, 1, 1, I'm pertaining to strings, ha, yung mga numbers na sinasabi ko, yun yung mga number of strings na ipapluck natin. So, reminders lang, no? This pointer finger will be in the third string, corresponding yan. This middle finger will be in the second string and the ring finger will be in the first string. So yun, no? 3, 2, 1, yun. Yung mga corresponding strings niya. Uli tayo, G, bass, 3, 1, 2, D, bass, 3, 1, 1, ganun. Then C, bass, 3, 1, 2, then D na naman, bass, 3, 2, 1, 3, sa D na, bass, 3, 2, pag 1, ayun, you will hammer. Then, balik na naman sa G na bass. So, let's play it. 5, 6, 7, go. Yun. So, ulitin natin. So, how did I execute that? So, we'll have first, isang mga tip para sa plucking natin is, mauna muna ang bass note niya. So, sa G tayo, bass note, then 3, 1, 2, then D, 3, 1, 1, then C in this form, bass, 3, 1, 2, then D, bass, 3, 2, 1, hammer, then G naman. Ayan. So, hindi pa natin masasabayan yan ng kanta or iham lang muna natin kung kaya natin. Kasi we are focusing yung utak natin, naka-focus kasi ito sa chords at saka sa pag-pluck natin ng mga strings. So, you need to concentrate muna dyan na part. Okay? Ulitin natin. G, bass, 3, 1, 2. Then D, bass, 3, 1, 1. Up, 3, bass, 3, 1, 1. C, bass, 3, 1, 2. Then D, bass, 3, 2, 1. Sa huling D, bass, 3, 2, 1. Then hammer. Ayan. Okay? Okay. Balikan natin mga katalan kung anong ginawa natin kanina. So, kung kaya mong i-hum ang song, you can hum it. Pero sabi ko kanina, focus muna tayo in chords and in plucking. Alright? So, pagpa-pluck natin, we will unahin ang bass note. Bass, 3, 1, 2, D. Bass, 3, 1, 1, C. Bass 3, 1, 2, then D, bass 3, 2, 1, hammer, then balik sa G. Okay? Sa mga plucking exercise na, exercises na natutunan ko personally, may ibang kanta na may plucking pattern talaga. Pero kadalasan sa mga kanta na natutunan ko is parang freestyle na lang din sa pagka-plucking. Kasi wala namang magagalit sa'yo siguro kung paano mo i-pluck yan, di ba? As long as para tumunog lang.
for beginners. Pero kung magpa-play ka na on stage, iba na talaga yung may tablature ka na talaga at eksaktong-eksakto yung tono na hinihit natin. But as for now, as for beginners, let's try to pluck muna, at least for an exercise. Ulitin natin. So, eto, we will pluck it. Kung paano ka man mag-pluck, sa akin personally, nilalapat ko yung palm ko dito, yung lower palm, para meron akong strength, no? Tsaka yung thumb natin, yung pang-bass. Ayan. This will be for third string, second string, and first string. Okay? So, ulitin natin. Ayan. Smooth flow. That blocking pattern para masanay yung mga fingers mo, and in any song na may encounter mo in the future, so kahit anong pattern man yan, masasanay na yung fingers mo. Kasi iba't ibang drill, no? Simula ng episode 1 ng blocking tutorial ko, at nagka-episode 2 na din ako, at this is the episode 3. So sa tatlong exercises na yon na paulit-ulit mong pinapractice every day for at least 15 minutes, I'm sure na yung fingers mo ay prepared na for the actual plucking song. Okay, so gaya na pinplay natin na when you say nothing at all, male version. Okay ba? Alright mga katalan, sa mga hindi nakapanood ng episode 1 ng aking plucking exercise, is ganito ang pattern nun. Bass, magsisimula talaga sa bass muna. Bass, 3-2, 3-1, 3-2, ayun. Medyo mahirap yun, no? Pero worth it yun exercise talaga for your fingers sa plucking. Bass, 3-2, 3-1, 3-2. Bass, 3-2, 3-1, 3-2. Bass, 3-2, 3-1, 3-2. Bass, 3-2, 3-1, 3-2. Ayan. So, kahit anong chord ang gamitin mo na progression or family chords, importante is ma-practice yung fingers natin in that particular pattern. Ulitin ko. Bass, 3-2, 3-1, 3-2. Ayan. Yan yung one set na isang chord. Yun yun sa episode 1. Sa episode 2 naman, ang plucking exercise ko doon is bass, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ayan. So medyo mabilis ang flow ng plucking exercise na ito. Bass, 2, 3, 1. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Tapos kahit anong chord ang pwede mong i-execute, basta magsisimula ka lang sa bass note niya or bass note niya. So, D. Ayan. Malalaman mo yung mga corresponding bass note or bass note ng isang chord sa episode 1 ng plucking exercise ko. Okay, paano matuto ng gitara? Plucking episode 1. So, panoorin nyo yun at matututo kayo kung saan ang mga bass note ng particular chord. Alright, at saka eto, episode 3, ang ating plucking pattern is bass 3, 1, 2, bass 3, 1, 1, bass 3, 1, 2, bass 3, 2, 1, specifically for this When You Say Nothing At All na song. Uulitin ko mga katalan, ang bawat song na may plucking involvement or may plucking style sa pag-play ay may kanya-kanyang corresponding plucking. Pero, kaya naman natin gawin itong finger style or plucking style sa sarili natin. As long as similar lang yung tunog niya. Kasi, for now, as a beginner, we are not playing naman talaga on stage. Diba? We are practicing ourselves para matuto ng plucking. So, dun muna tayo. Stick muna tayo dun. Okay? So, practice that 3 plucking exercises tinuro ko. And you can check out the videos. Episode 1, episode 2, and this is the episode 3. Okay? Alright mga katalan. So, sana naman marami kayong natutunan sa mga plucking exercises na share ko sa inyo.
And ang key lang naman yan, mga ka-talent, is practice talaga sa sarili mo. Okay? Using my videos or any other videos sa YouTube, just practice at least 15 minutes per day or more than 15 minutes kung kaya mo, mas maganda. Okay? So, nasa sa'yo talaga yan. Kung gusto mo talagang matuto, you will practice. Correct practice makes it perfect. So, concentrate muna on one song. Halimbawa, kung gusto mo yung When You Say Nothing at All, you can practice that. But of course, ngayon, I would recommend na you will master first the drill. Okay? Gaya ng mga basketball player, nagpa-practice muna yan sila ng mga drills, ng mga dribbling, any other drills, bago talaga sumabak sa actual na paglalaro ng basketball. So, it's the same dito sa guitar. We need to exercise our fingers to master the drill para in the future song na mapuplay mo using a plucking approach, kayang-kaya mo na iyon. This has been Sir Nonito Ayongaw for my YouTube channel, Sir Nonito Talent is Life. Thank you very much for subscribing, clicking the like button, and clicking the notification bell sa aking channel. And as always, mga ka-talent, share this video and also to your friends. Sabihan mo sila na may mga video na madadali dito sa channel ko.